Kumusta pong muli mga ka-DIY? At sa video po natin ngayon, tayo po ay mag-emergency patch. Ito pong ating gulong. Gawa po ng pako na hindi naman po talaga natin maiiwasan habang tayo po ay nagdo-drive. So gamit po ang pliers, bubunutin po natin itong pako na nakabound po dito sa ating gulong. At eto na po mga ka-DIY ang ating tire repair kit na gagamitin. At magdadagdag po tayo ng kaunting rubber cement para mas matibay po ang gagawin po nating patch doon po sa butas ng ating gulong. So una po ay gagamitan po natin ng reamer ang butas ng gulong para po itong round file na nagsisilbing panlinis ng butas para naman po madaling maipasok po yung tar or yung pinaka-patch po natin mamaya. So medyo matigas po yung gulong, kinakailangan po natin ng mag-exert ng kaunting effort. So ipiprepare naman po natin ito ang ating pong pinaka-patch ng butas. Kukuha po tayo ng isang sticky tar at ilalagay po natin sa ating pong threader. Ang threader po ay parang malaking karayom na may butas sa gitna. At yun po ang ating isusuksok doon po sa butas ng ating pong gulong. Maglalagay naman po tayo ng rubber cement sa butas para ito po yung parang lubrication po natin sa umpisa. Madali po nating maisusuksok yung pangtapal, yung patch. At the same time, pagka tumigas na po ang cement ay magsisilbing reinforcement po doon po sa tar po natin. Para mas matibay po yung pong kapit po ng patch. Hindi po natin ibabaong buo yung sticky tar sa butas. Hindi po natin isusuksok ito sa loob. Kundi magtitira po tayo ng kaunti dito sa labas. Para yan naman po magsisilbing bara dito po sa labas ng butas. So habang hinihintay po natin na tumigas po yung ating pong tire cement, minarapat po pong lagyan ng used oil ang tire bead or yung pong sa palibot po ng rim para naman pong magsilbing sealant pagka in-inflate na po natin ang ating pong gulong.
Pagka matigas na po ang rubber cement ng ating pong patch, maaari na po natin i-trim down yung pong sobrang sticky tar na nako. At maaari na po natin yung plate ng ating pumagalong dun po sa designated na tire pressure dito. At yan po ang ating video po ngayon, mga ka-DIY, ang emergency patch ng butas ng isang tubeless na gulong. Sa kaunting tiyaga at kaalaman po ay magagawa po namin ang bago nito. Maasa po ako na kayo po ay nag-enjoy at nakinabang po ng kaunti sa ating pong mga pinagagawa. Tulungan po natin ang ating sarili, DIY ang maging diskarte. Maraming po salamat.